Hello mga bata, magandang araw sa inyo lahat. Ako muli ang inyong Tutor Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika. At ngayon nga tayo ay week 7 and 8 na, ang ating topic ay paglakas at paghina ng pag-awit. So tayo ay magpatuloy. Ayan, so ito ang ating topic sa quarter 3, week 7 and 8. Para sa huling linggo. Okay, na isang linggo ay pinag-aralan natin ang lakas at hina or paglakas at paghina ng tunog. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay pag-awit. Paglakas at paghina ng pag-awit. Ayan, pasensya na kayo sa mga tunog na inyong narinig dahil nandito ako sa kagubatan. Ayan. Dahil gusto ko lang na maituloy ang ating pag-aaralan. Kaya mo bang baguhin ang lakas o hina ng iyong tinig habang umaawit? O kayo mga bata, kaya nyo bang baguhin ang lakas at hina ng iyong tinig? Diba kapag nilalakasan natin at hinahinaan ang ating tinig, ay lalo nagkakaroon ng damdamin ng ating pag-awit, diba? Kailan ba dapat lakasan o hinaan ang pagkanta? Bakit mahalaga ang paglakas at paghina ng tinig sa pag-awit? Yan, mahalaga yon dahil hindi lahat ng pagkakataon o hindi lahat ng pagkakataon ay malakas ang ating tinig. Hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay mahina. So maganda, may variation ng ating tinig para mas maganda itong may parating sa manunood o nakikinig. So depende sa sitwasyon ang ating paglakas at paghina ng tinig. Nasagot yung aso. Para sa inyong layunin sa araling ito, sa mga nakaraang aralin ay natutuhan mo ang iba't ibang antas ng lakas o hina ng tunog at pati na rin ang mga timbre ng boses. Sa araling ito, matutukoy mo ang wastong pagbabago ng lakas o hina ng tinig at magagamit mo ito sa pagtatanghal sa isang awitin. So doon na dadating yung ating application. Gagamitin na natin kung ano ang ating natutuhan sa mga nakaraang aralin. So, dito papasok ang ating application. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Alin kaya sa mga ito ang may tunog na papalakas? Alin naman ang may tunog na pahina? O dito sa aking ipapakitang larawan. Ayan. So, makita nyo dito ay pagpihit ng volume ng radyo ng pa-clockwise. Okay? Dito naman, pagpihit ng volume ng radyo ng pa-counterclockwise. So, dito ay pa-kanan at dito naman ay pa-kaliwa. So, alin kaya dito sa dalawa ang papalakas? Kung kayo ang tatanungin ko. Kung ang sagot nyo, papalakas ay ito, tama ang inyong sagot. At kung ito naman ang papahina, tama ang inyong sagot. Okay? So, papahina. Gawin natin ganito, papahina. Ayan. Pagpapalakas, gawin natin o ganyan. Mula mahina, papalakas. Okay? Ayan. So, malinaw na. Ngayon naman, ito namang control ng TV o radyo. Ito ay pagpindot ng plus sign ng remote control. So, may mga remote control tayo sa bahay. Kapag may plus sign, pataas, anong ibig sabihin? Papalakas o papahina? Papalakas. Ayun, mula mahina, papavolume. Tapos ito naman, pagpindot ng minus sign sa screen ng cellphone or sa control, sa remote control ay papahina. Ganyan din ba ang sagot nyo mga bata? Kung ganyan ang sagot nyo, magaling. Nalaman mo sa mga nakaraang aralin ang kahalagahan ng pagbabago sa lakas at hina ng tinig sa pagganta. Ito ay upang maipahatid ang angkop na damdamin mula sa mga awit patungo sa mga nakikinig. Ngunit kailangan ba dapat lumakas o humina ang tinig sa pag-awit sa palagay nyo? At yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Mababatid mo na ang paglakas o paghina ng pagkanta ay nakaayon sa damdamin o mensahe ng liriko sa pahayag ng isang awitin. Kapag malungkot ka o kaya nagpapatulog ka ng bata, kailangan ba headbangers o sobrang lakas? Siyempre, hindi. Kailangan medyo hinaan mo ang iyong tinig. Kung
ito naman ay masaya, masigla o nakakagulat, nararapat lamang na ito ay awitin ng malakas o papalakas para mas maipahayag ang iyong saya at ang sigla ng awitin. Karamihan dyan yung mga dance music. Kung ito naman ay malungkot, matamlay o taimtim, nararapat lamang na ang pag-awit nito ay mahina o pahina. So, patulad din ng ibang awiting pansimbahan, yung mga solemn na awit, diba? Ito ay medyo mahina or papahina. At kapag matatapos ng kanta, syempre ito ay papahina, lalo na yung mga solemn na awit. Ayan, dako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang mga sumusunod na linya ng kanta. Lagyan ng simbolo ito. Kung ito ay dapat awitin ng papalakas. At lagyan naman ng simbolong kung ito ay dapat awitin ng papahina. Sagutan ito sa inyong sagutang papel. Okay, dako tayo sa unang bilang. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. So, ito ba ay papalakas o papahina? Kung ang sagot nyo ay papalakas, tama ang inyong sagot. Dahil papalakas, iba? Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tapos, yung sumunod pa dun, mas malakas. Kapos ka palara. Next. Di ko na nakita, pumutok na pala. Papahina o papalakas? Kung ang sagot nyo ay papahina, tama ang inyong sagot. Dahil ito ay patapos na awit, papahina. Malakas, malakas, papahina. Maligayang maligaya, maligayang bati. Para sa ika-apat na bilang, puso kong may dusa sa biksa ugoy ng duyan. Ito ba ay papalakas o papahina? Puso kong may dusa sa biksa ugoy ng duyan. Kung ang sagot nyo ay papahina, malakas muna, papahina, ayan, yung malaki muna ang buka, tapos papahina, yan ang tamang sagot. May paineta pa siya, uy! So, ito ay papalakas. O, mahina muna, maliit muna ang buka, papalaki ng buka. Para kung kayo ay nahihirapan dun sa... kung kayo ay nalilito. Okay. Number 6. O pare ko, mayroon na akong problema. May ahas. Yun, yung sinasabi ko. O pare ko, mayroon na akong problema. Kung ang sagot nyo ay... Ayan. Kasi yung kasunod niyan ay papalakas. Ayan, so, yan ang tamang sagot. Ganyan din ba ang sagot nyo? Ayan. So, depende sa damdamin na ipinapakita kung o ipinaparinig kung ito ay papalakas o papahina. Dito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Susuriin natin yung mga sumusunod na paraan ng paglikha ng himig ng boses. Isulat ang letrang L kung ito ay may inclination tumungo or patungo sa paglakas ng tinig. Isusulat naman ang letter H kung ito ay may inclination tumungo sa mahinang tinig. Upang makatulong sa tamang pagsagot, subukan mo ring gawin ang mga sumusunod. So, lalagyan lang natin ng L kapag palakas, tapos kapag pahina. Ayan, dako tayo sa unang bilang. Pagkanta ng mabilis na ritmo. Kung ang sagot nyo ay L, may inclination ito sa paglakas ng tinig.
Next, number 2, pagkanta ng mabagal na ritmo. Ang sagot natin dito ay letrang H. Okay, so karaniwan, kapag mabagal ang ritmo, ito ay may inclination sa paghihina ng tini or pagkanta. Pag-abot sa matataas na tono, so karaniwan, lumalakas ang ating tinig kapag ka inaabot natin ang matataas na tono. Pag-abot sa mababang tono, letter H. Pagbigkas sa salita matapos ang mahabang paghinga, ito ay letter L. So karaniwan, ito ay may inclination sa paglakas ng iyong tinig. Okay, magbigay nga tayo ng halimbawa. Pagbigkas ng salita matapos ang mahabang paghinga. Halimbawa, ayan, halimbawa mo kay Sarah Jeronimo, yung mahaba mo ng paghinga. I'll be waiting for you. O, diba? So, yun ay nagsalita siya pagkatapos ng mahabang paghinga. So, yun ay may inclination sa paglakas ng tinig. Next, pagbigkas ng salita matapos ang maikling paghinga. Ito ay may inclination sa paghina. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, yung sa ugoy ng duyan, maikli lang yung pagitan ng paghinga nila. Puso ko may dusa sa biksugoy ng duyan. Ayan. Kung mabilis ang pagbigkas, mataas ang tono at may mahabang paghinga bago kumanta. Mas napapahina naman ang tinig kung mabagal ang pagbigkas, mahaba ang tono at may maikling paghinga bago kumanta. So, binigyan ko kayo ng sample kanina at napansin natin yung paglakas at paghina ng pagkanta. So, malinaw po yun. Dako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ang awitin sa sumusunod na pahina ay may temang pagkamakabayan at pagmamahal sa bansa. Ito ay nahahati sa 4 na bahagi. Suriin ang buong liriko nito. Punan ang mga salita mas mahina, mahina, malakas at mas malakas. Ang bawat bahaging may salungguhit ayon sa wastong paglakas o paghina ng awitin. So narito yung lunsarang awit. Ayan. So yung una, ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto at bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nagalay ng ganda't dilag. So yun ang unang bahagi. Pangalawang bahagi, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Pangatlong bahagi, ibon mang may layang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang saktal dilag, ang di magnasang makaalpas. Okay, so yung pang-apat na bahagi, Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang saktalaya. So yun yung isa, dalawa, tatlo at apat na bahagi ng awit. So ngayon, focus tayo doon sa may mga salungguhit. Okay, tignan natin ito kung mahina, mas mahina, malakas at mas malakas. Ang bayan kong Pilipinas. Kung ang sagot nyo ay mahina, o lagyan nyo nalang ito ng mahina. Yung mahina, lagyan ko na lang ng maliit na M. Okay, focus tayo doon sa dayuhan ay nahalina. So, ito ay mas... Ah, hindi pala. Ito pala ang mas mahina. Ito naman ang mahina. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiyak. So, ito ay malakas. Lagyan natin ng malaking M.
Pero susulatin nyo ito ng buo, ha? Isusulat nyo ng buo. Malakas. Makita kang sakdalaya. So, ito ang makita natin na mas malakas. Ayan. So, ngayon natalakay na natin ang ating paksa. Ang sabi dito, mas magandang pakinggan ang isang awit kapag ito ay gumagamit ng iba't ibang antas ng lakas o hina. Nagiging mas madamdamin ang musika dahil dito. Para sa gawain sa pagkatuto, bilang apat, awitin ang kantang Paru-Parong Bukid ng may wastong pagbabago sa lakas at hina ng tinig. Lakasan ang pag-awit ng mga salitang malalaki ang letra at nakasalungguhin. Okay? So, yun ang tatandaan natin. Basta malaki ang letra, ay aawitin natin ito ng malakas. Ayan. So, handa na ba kayo? Awitin natin. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas sang baraan tapis, sandang kalamanggas ang sayang dekol, sang piyesa ang sayad. May paineta pa siya, hoy, may sukle pa man din, hoy, nagwasde ohetes, ang palalabasin, aakyat sa altar, at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Ayan, so naawit na natin yung ating gawain, okay, or ang ating pyesa. Pero mga bata, hindi talaga yon ang tamang pag-awit ng Paru-Parong Bukid. So, tinignan lang natin kung kayo ay nakakasunod dito sa panuto. Na ang sabi, lalakasan nyo yung may malaking titik, no? Tapos, at tamang tunog lang naman yung walang malaking titik. Okay? So, para makita nyo yung tamang pag-awit, kailangan makita natin yung musical piece. At yun ay mapapag-aralan natin sa mga susunod pang taon. Para sa inyong gawain sa pagkatuto, bilang lima, ang awitin sa ibaba ay may apat na bahagi. Kantahin ang bawat bahagi sa iba't ibang antas. Nagsimula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas na tinig. Okay, so hindi rin ito yung tunay na pag-awit ng Leron-Leron Sinta, pero susundin natin kung ano yung sinasabi sa gawain sa pagkatuto. Tinitignan lang nito kung kayo ay marunong sumunod sa panuto. So, kailangan maawit natin ito, yung parteng ito, ng mas mahina, mahina, malakas, at mas malakas. So, alam niyo na yung ibig kong sabihin. Okay? So, papalakas ang ating pag-awit. Susubukan natin. Leron, leron, sinta, buko ng papaya, dala, dala'y buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapus kapalaran, humanap ng iba. Ayan. So, ganun din ba ang inyong ginawa? Basta mula sa mahina, papalakas, tama ang inyong sagot. Para naman sa gawain sa pagkatuto, bilang anim, ang awitin sa ibaba ay may apat na bahagi. So, sinati ito sa apat na bahagi. Kakantahin ang bawat bahagi sa iba't ibang antas. So, ganun din yung inyong gagawin. Magsisimula sa pinakamahina hanggang pinakamalakas na tinig. Handa na ba kayo? Mula mahina muna, tapos mahina, pinakamahina, mahina at pinakamalakas. Game? Game. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, mahal ka ng Diyos. Mahina. Ang mga isda na lumalangoy
ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga isda na lumalangoy, ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, mahal ka ng Diyos. Pinakamalakas. Ang mga bata na umaawit, mas malaki yung buka ng bibig, ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga bata na umawit, ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, mahal ka ng Diyos. Ayan. So, ang isang technique para makita kung mas malakas yung iyong tinig or pinakamalakas ang tinig, mas malalim yung paghinga. Okay? So, mas malalim yung inhale mo kapag ka bumitaw ka ng mga salita para mayroong puwersa. So, pinakamahina, walang masyadong puwersa. Mahina, may puwersa. At yung pinakamalakas, mas may puwersa yung iyong paghinga. Okay, hinga ka muna ng malalim. Ang mga bata na umaawit. So, ganun. Mas malakas. Mas maraming hangin. Mas maraming hangin. Mas maraming or mas malakas na boses ang iyong may paririnig sa makikinig. Ayan. So, dito na tayo sa panghuling bahagi ng gawain. Ang gagawin natin ay pupunan natin ang mga patlang. Ayan, isinulat ko na yung mga tamang sagot. Okay? Dapat may wastong konsepto upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. So, tulad ng pananalita, ang musika ay ginagamit sa paghahatid ng mensahe o saloobin. Kung kaya't mas mabisa ang ating sagot. Mas mabisa ang paglalahad ng damdamin kung may angkop na lakas ng tunog o diin sa mga salita. Tandaan, ang isang mahusay na mga awit ay may likas at madalas na pagbabago sa lakas at hina ng kanyang tinig. Ayan. So dahil dyan, maraming salamat mga bata. Natapos na ang ating week 7 and 8 at nawa tutok lang para sa ating fourth quarter. At salamat kung hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa ating channel. At click that notification bell para naman manatiling updated sa ating mga video na ipalalabas. Nawa, nakatulong ang video nito. At kung nakatulong, please like, share, and subscribe na rin para sa hindi pa nakaka-subscribe. Maraming salamat. God bless.